Masayang ibinahagi ng aktres na si Sam Pinto ang kanyang pagdadalang tao ngayong Mother's Day. Habang ang aktres na si Candy Pangilinan ay nagkwento patungkol sa kanyang ex-husband sa Talk with Tony vlog ni Tony Gonzaga. Makibalita tayo sa mundo ng entertainment. Showbiz Balita, hatid ni Say Soriano. Dumako naman tayo sa mundo ng entertainment. Para sa balitang showbiz, aktres na si Candy Pangilinan ikwento na ang issue tungkol sa kanyang ex-husband. Kasabay nito ang mother-to-mother interview nila ng aktres na si Tony Gonzaga Soriano na nagpaantig sa puso ng mga netizens. So ngayon, dalhin mo itong bouquet. Punta natin si ma'am. Ito, dali. Yan. Tawagin mo siya. And happy birthday! Wow! Thank you, Quentin! Oh, sure! Show na! Show mo kay ma'am ano yung mga ginagawa the whole day. Wow! Did you do this? Ngayong buwan ng pagkunita ng kadakilaan ng mga ina, nagpaandar ng panibagong content ang aktres ni si Tony Gonzaga sa kanyang YouTube channel. Naging guest nito ang aktres at komedyante na si Candy Pangilinan na ibinahagi ang mga pinagdaanan sa kanyang married life at pagpapalaki sa kanyang anak na may special needs. Tahasang ikinuwento ni Candy kung paano siya iniwan ng asawa matapos niyang manak sa anak nitong si Quentin. Kwento ng komedyante, 10 taong relasyon nila ng non-showbiz husband niya bago nila maisipang magpakasal. Subalit nagkaroon sila ng problema bilang magkasintahan at lalo na noong kasal na sila. Actually ganito yan eh. Even before I got pregnant, medyo malabo na kami. We were together for 10 years. Tapos nung kinasal kami, medyo malabo na kami. Even before kami kinasal, meron na akong mga nahuli, mga ganyan. Pero kasi di ba yung babae yung feeling mo, yung parang people change. Feeling ko a baby will save it. Kaya nag-decide ako magbuntis. Mm-hmm. So nagbuntis ako, but no. Oh, yan na. Before I gave birth, nandiyan pa naman siya. Pero okay, sinasabi niya sa akin, iiwanan niya ako. Ibinahagi rin ni Candy kung paano siya mas napalapit sa may kapal at napagtantoan niya ito na hindi niya kailangan ng habulin ng asawa na nangiwan sa kanila ng anak nitong si Quentin. Pinunupan ni Candy ang interview na ito ng tawa at iyak dahil sa pagkwento nito ng pinagdaanan niya bilang isang solo parent. I was recovering from a marital breakup. Pagsakay ko ng kotse, nandun ako sa, okay, go! Ano kailangan gawin? Gawin natin to. Ay, oo. Dapat nagsasalita na. Hindi pa nagsasalitaan ako. Dapat lumalakad. Hindi. Ay. Tapos nakakausap ko na yung therapy. Sinabi sa akin, we're not sure if your son can walk or talk. Ganyan-ganyan. Ang totoong sinabi ko kay Lord is, help. Tapos yung pangalawa sabi ko, Lord, be a father. Sabi ko, kasi wala na rin akong daddy. Kasi sabi ko, Lord, Father God, be a father to me and a father to Quentin. Nakaraan lang itinanghal na female social media influencer si Candy sa ganap na Catholic Social Media Awards kung saan naging malaking parte ang parangal nito sa kanya bilang isang ina na gustong magbigay aral sa iba. Hindi man pinalad si Candy sa asawa, ay pinalad naman ito sa mabuting puso bilang isang ina. Si Candy ngayon ay isang halimbawa at inspirasyon sa lahat ng ina. Dahil sa kadakilaan nitong tumayo at magpakaina hindi lang sa kanyang anak, bagkus para rin sa lahat ng kanyang viewers. Samantala, aktres na si Sam Pinto, buntis na sa newlywed husband nitong si Anthony Semerad at nakahabol sa selebrasyon ng Mother's Day matapos ang viral rooftop wedding ng mga ito. What have I seen in Sam and why have I fallen for her? Yeah. Sam. Well, I can see you're a very strong woman, intelligent, and the one thing that I love is that you're independent. Yeah, that's why I love you so much. And you're so beautiful inside and out. Masayang ibinahagi ni Sam Pinto at Anthony Semerad ang balitang nagdadalang tao na ang aktres. Halos 2 buwan matapos ang kanilang kasal.
Sa kanilang Instagram accounts, ipinakita ni Sam ang kanyang baby bumps at ang larawan nilang mag-asawa habang hawak ang sonogram. Kitang-kita ang saya sa bawat mata nila at nakahabol pa ang mag-asawa sa Mother's Day celebration. Ayon sa aktres, kapwa sila excited na ibinahagi ang balitang ito at sa bagong adventure sa kanilang relasyon na kanilang tatahaki. Hindi pa man lumabas ang baby nila ay marami ng fans ang natuwa sa kanilang idolo, kung saan kaliwat kanan ang pagbati nila sa mag-asawa. Matatanda ang ikinasal ang dalawa noong 8 ng Marso 2021 at sinabi rin nila na balak nilang magdaos ng mas malaking kasalan sa darating na Disyembre. Sa December, we're actually doing a semi-bigger wedding, maybe max 50 guests. Ito na, dito nakasama yung mga close friends and family. So, and that's why hindi sila invited dito. Sa pagmamahalan nilang ito ay marami rin ang na-inspire, natuwa at humanga sa kasiyahang hatid ng mag-asawa sa kanilang mga tagahanga, sa mga ina at sa iba pang magiging ina katulad ni Sam. Para sa Your TV Showbiz Balita, Zay Soriano.